Welcome back again to my channel! So mga cravings, today's recipe is gagawa po tayo ng ating all-time favorite na caramel bar na nirequest pa ni Ma'am Charisha Morotalia. Na usually yung caramel bar natin is nabibili po natin sa mall, ayan, sa mga restaurants na nagtitinda po ng caramel bar such as Max Restaurant. So ngayon, tayo na mismo ang gagawa ng ating caramel bar para anytime kung magkikrave ka, kaya mo nang gawin. So Ma'am Charisha Morotalia, ito na po ang inyong ni-request. So make sure po na masundan nyo po ang step by step ng ating procedure para po makuha nyo po ng tama ang ating recipe ng inyong caramel bar. So tara na at ito na po ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating caramel bar. So first, meron po tayong 2 cups of all-purpose flour. Then meron po tayong 3/4 cup of sugar. So yung sugar po natin, pwede po tayong magbawas, pwede po tayong mag-add. Depende po yan kung mas matamis po ang gusto nyo sa inyong caramel bar. So pwede po inyong gamitin dito is yung washed sugar kung wala po kayong white sugar. Then meron po tayong 1 cup of powdered milk. Ayan, any brand ng powdered milk, it's okay. Nasa inyo po yan kung ano po yung available na powdered milk sa inyong bahay. Then meron po tayong 1 and 1/4 cup of buttered. Room temperature na po to, ibig sabihin is malambot na siya para mamaya pag minix po natin ito, hindi po tayo mahihirapan sa pag-mix. Kung matigas pa ito, hindi po siya may mix ng maayos. Then meron po tayong 6 egg yolk. Ayan. Then meron din po tayong condensed milk, isang lata or 1 can of condensed milk. So ang gamit po natin is Angel. Ayan. So ang Angel po kasi napakamura at suwak sa bulsa. Ayan. So hindi po tayo sponsor ni Angel pero yung gamit po natin Angel. Angel po yung condensed na gagamitin natin kasi sabi ko nga kanina, mura po siya. So Angel, baka naman may pagatas ka dyan. Then meron po tayong 1/4 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt, then meron po tayong 3/4 cup of diced cashew nuts. So, bakit dalawa? So, ito, 1/2 cup, ito, 1/4 cup. So, yung 1/2 cup, ihalo po natin sa ating caramel bar mamaya. Then, yung 1/4 cup is ilalagay po natin sa pinaka-toppings po ng inyong caramel bar. So, ayan mga ka-cravings, ito lang po ang ating gagamitin na sangkap sa ating paggawa ng ating caramel bars na anytime pwede nyo na pong gawin. So, tara na at magsimula na po tayo sa ating paggawa ng caramel bars. So, ayan. So, ito na po ang gagawin natin sa ating paggawa ng ating caramel bar. So, syempre, kuha po tayo ng ating malinis na lagayan. Ayan. Para po dito natin imimix yung ating mga sangkap. So, first, ilalagay po natin dyan ang ating egg yolk. Ayan. So, ihalo lang po dyan. And then, pwede na po natin ilagay ang ating butter. So, pagsamasamahin na natin dyan mga ka-cravings. Then, pwede na po natin ihalo ang ating sugar. Ayan. So, halo-halo lang po yan halos. And then, pwede na din po natin ilagay ang ating asin, ang ating baking powder, then ang ating powdered milk. Ayan. So, ayan. Then, syempre, kukunin na po natin ang ating mixer. Ayan. Gagamit po tayo ng hand mixer. Ayan. So, syempre, bago po natin i-mix to or i-bibit, ayan, i-mix po natin siya gamit yung mixer natin. Huwag muna natin siyang buksan para po mamaya hindi po tumalsik yung mga gatas na nilagay po natin. Ayan, tingnan nyo naman yung ating butter. So, dapat po yung butter niyo is malambot na ha. Huwag po kayong gagamit ng butter na matigas pa kasi mahihirapan po kayo sa pagbit. Tsaka baka masira lang po yung ating mixer. Ayan. So, pwede na po natin itong ibit. Ayan. So, ganyan lang po siya kasimple mga kapatid. Napakasimpleng gumawa ng ating napakasarap na caramel bar na siguradong magugustuhan niyo mamaya kapag naluto na po natin ito. So, make sure na lang po na maging smooth po yung mga ingredients na nilagay natin. Ayan. So, ganyan lang po siya. Ayan. Nakita nyo? Ganyan lang po kasimple. Ayan. So, mga cravings ha, dapat masundan nyo po lang sa mga ating procedure and step by step para po magandang po ang kalalabasan ng ating caramel bar mamaya. So at least, hindi mo na kailangan bumili sa mga mall. Alam mo pa na malinis at syempre, safe tayo. Hindi na tayo kailangan lumabas, lalo na ngayon. Mahirap po ang makipagsapalaran sa labas. So, kung gusto mong kumain, anytime, pwede ka nang gumawa. Ayan. So, ayan. After po natin na-dip or na-mix na natin yung ating mixture, so, patayin na po natin ito.
Ayan. Then, scrape lang po natin yung nasa side ng ating lalagyan. Para po, mahalo siya ng maayos. Ayan. Kita nyo naman, napaka-smooth niya. Oh. Ayan. Then, after po natin itong na-mix, yan, pwede na po natin ilagay ang ating all-purpose flour. Ayan. So, ilalagay na po natin to. So, nakita nyo, hindi ko siya sinama kanina. Kasi, yung all-purpose flour, dapat huli po siyang nilalagay para po hindi po matigas ang kakalabasan po ng ating caramel bar mamaya. Ayan. Pag kasi sinama mo na siya doon at binit mo siya ng matagal, so medyo po matigas po ang kakalabasan ng ating caramel bar mamaya. Ayan. So, imimix lang po natin ng ganito. Napakasimple mga ka-cravings. Ayan. For sure, matatakam ka once na ginawa mo na ito. Napakasimple. At mura lang po yung sangkap na ginamit natin dyan. Hindi naman siya medyo mahal. Ayan. Ayan. Then, syempre, kung na-mix na natin yan, ibibit po natin ulit para ma-mix pa siya ng mas maayos. At mag-combine po yung mga sangkap na ginamit natin or nilagay po natin sa ating caramel bar. Ayan. So, ibibit lang po natin siya ulit. Ayan, para maging smooth ulit siya. Ganyan lang po. Ayan. So, kung gusto nyo gawin pang negosyo ito mga ka-cravings, pwede naman. Basta yung costing, so pag-a-add-add nyo lang po siya. And then, syempre, isama nyo yung kuryente at saka yung inyong pagod. Then, pwede ka na magbenta nito. Nasa inyo po yan kung magkano. Depende po sa nagastos po natin. Ayan. So, ganyan lang po siya. Ayan o, kita nyo. So, i-mix lang po natin ang ganito. Hanggang sa wala na pong makitang arena. Ayan. Then, siguro pwede na po ito. Pwede siyang alisin. Then, i-mix na po natin. Ayan. So, ayan siya. So, ganito po yung kinalabasan ng ating caramel bar. So, next, syempre, ihahanda na po natin ang ating pan para po ilagay na po natin ang ating mixture. So, ayan. So, gagamit po tayong 9x12 na pan. Ayan. Nilagyan ko na po siya ng parchment paper. Yung pan po natin, dapat meron po siyang parchment paper. Kasi once nawala siyang parchment paper, didikit po ang ating caramel bar sa baba. Ngayon, kung wala po kayong parchment paper, it's okay po. Pwede po tayong maglagay ng oil. Ayan. Pwede tayong maglagay ng oil sa pinaka-base niya para hindi po dumikit yung ating caramel bar, mamaya pong i-bake na natin siya. Ayan, after po nating mamix ang ating all-purpose flour, so ilagay na po natin ang ating condensed milk. Ayan, so ilagay na po natin ito, ibuhos lahat dyan. And then, syempre, kukunin po natin yung sa may pinakalata niya. Sayang naman. Ayan, dapat sairin po natin yan. Sayang. Ayan. So then, after nyan, so i-mix natin ito kasama po yung condensed milk. Then, syempre, ibibit din po natin ito para po mag-combine po yung condensed milk at yung ibang sangkap na nilagay po natin. Ayan. So, ayan, bago po natin ilagay ang ating mixture sa ating pan, so, syempre, ilalagay na po natin ang ating cashew nuts. Ayan, ito po yung pampasarap lalo ng ating caramel bars. So, yung cashew nuts po is optional siya, ha? Pwedeng meron, pwedeng wala. Ngayon, kung nagtitipid ka talaga, pwede naman ang peanut. So, diced peanut po yung gagamitin ninyo kung wala kayong cashew nuts. So, ako kasi, meron po tayong available ng cashew nuts. Kaya, lalagyan po siya ng cashew nut. Kasi, pangkain lang naman namin. So, mahilig kasi yung mga anak ko sa mga ganito. Ganitong mga tinatinapay yung mga bars. Kaya, mahilig din po akong gumawa ng ganito. Kaya, yan. So, syempre, kung para sa atin, mas sarapan nyo na, di ba? So, ilalagay lang po natin ito. So, ito po yung 1/2 cup kanina. Kasi yung 1/4 is ilalagay po natin siya mamaya sa toppings niya. Ayan, kita nyo naman, no? Special talaga yung ginawa po nating caramel bar. Kasi nga, nilagyan pa natin siya ng cashew nuts. So, kung pambenta ito, kahit wag nyo nang lagyan, or kung gusto nyo talaga, pwede naman po yung sinabi ko kanina na diced peanut. So, ibibit po natin ulit ito. Ayan, kasama po yung condensed milk natin. Ayan. So, ganyan lang po siya para po mag-mix ng maayos. Ayan. Ayan ha. So, yung tips po natin mga ka-cravings, huwag niyo pong kakalimutan once na gumawa na kayo ng ating napakasarap na caramel bars. Ayan. So, ayan. I-mix lang po natin siya ng ganyan.
natin itong mamix. Ayan, kung okay na po siya, patayin na po natin ito. Pwede na po natin itong ilagay sa ating baking pan na 9x12. Ayan. So, isasalin lang po natin ito lahat, mga ka-cravings, ha. So, ito, buo na po yan. Pero kung wala po kayong ganitong kalaking pan, pwede naman po yung 8x8. So, usually kasi sa mga mall or sa mga tindahan po nagbebenta ng mga bars, ang gamit po talaga nila is 8x8. So, ito ang gamit ko lang dahil ito po yung available po sa aking kusina. Ayan. Any kind of pan naman, basta mabibake po yung caramel bars natin. At lalo na pangkain nyo lang, okay lang naman. So, nasa in po yan. Ala, ayan. I-spread lang po natin ng ganito. Ayan. I-spread lang po natin yan hanggang mag-flatten po yung caramel po natin. Ayan, yung mixture natin. Ayan, no? Kita nyo naman. So, mamayang binake po natin ito, dapat nakapag-preheat na po tayo ng ating oven na nasa 170 or 180 degrees Celsius or 350 Fahrenheit. 30 to 35 minutes po natin itong i-bake, mga ka-cravings. Ayan. So, make sure, syempre, bantayan nyo po ito kasi iba-iba po yung mga oven na gamit po natin. Medyo meron pong malakas yung apoy, meron naman mas mahina. Yung sa akin kasi, medyo mahina yung apoy niya. So, kung malakas yung apoy ninyo, kailangan bantayan nyo po siya. Kasi once na hindi nyo binantayan ito, tawag dito, mababurn or masusunog po yung ating caramel bar. So, huwag nyo po siyang i-overbake, ha? Kasi once na in-overbake nyo to, mawawala yung pagka-fudgy niya. Siyempre, yung mga bars po natin, dapat fudgy po yan. Dapat moist po yung nasa pinakaloob niya. Kasi once na overbake siya, magiging tinapay po siya, mga cravings. Hindi na po siya masarap. Yung ganitong klaseng recipe sa mga bars na ganito, so, tatagal po yan 1 to 3 weeks po. Ayan, oo, lalo na kung naka-ref po siya. Ayan, so at least kahit marami, kung pangkain-kain nyo lang naman, anytime na gusto mong caramel bars is meron kang makukuha sa inyong ref. Kahit malaki, ayan o, tingnan nyo naman. So after ko po siyang na-scrape or na, actually hindi na-scrape, na-spread ng ating spatula. Ayan, kung wala kayong spatula, pwede naman po yung kutsara or pwede naman po yung parang mini sandok. Ayan. Ayan. So, kita nyo? Ayan o. Naka-spread out na po yung ating caramel. So, ayan. So, syempre, ready na po siya for baking. Then, ilalagay na po natin ang ating ayan. So, pang toppings na cashew. Ayan. So, ilalagay lang po natin yan sa pinaka-taas po niya para maganda pong tingnan yung ating caramel bars. Ayan. So, super cashew nuts na po yung nilagay natin, ha. Siyempre, sabi ko nga, dahil pangkain-kain natin to, pangkain ng mga anak natin or ng mga pamilya ninyo, sarapan na natin. Ayan, huwag na po tayong magtipid. Kasi para sa kanila naman po yan, ginagawa natin. Ayan. For sure, naku. Babalik-balikan. At siguradong baka pag-alis pa lang sa oven, is ubus na po yung caramel bar ninyo na ginawa. Ayan. So, ayan. So, i-wait lang po natin ito at i-bake na po natin ito sa ating preheated oven. 170 to 180 degrees Celsius, 30 to 35 minutes. Ayan. Babalikan po natin ito after po nating binake. So, ayan. After 35 minutes, ito na po ang ating finished product. Ayan. Once na nakita nyo na po na golden brown na siya, so, ready na po siyang alisin sa ating oven. So, ang gagawin natin ngayon, dahil napalamig ko na po siya, pero medyo mainit-init pa. Pero hindi naman siya gaanong mainit. Ngayon, ang gagawin po natin, slice lang po natin ito using yung ating scraper. So, syempre, dapat equally divided po yan. So, unahin natin sa gitna. Ayan. Ayan, no? Ganyan lang po siya. Equally divided. Then, sa gitna ulit. Ayan. Then, syempre, dito ulit. Ayan, napakasarap at napakabango. So, amoy na amoy ko po yung bango ng ating caramel bar. So, naaamoy ko rin yung amoy ng mga cashew nuts na nilagay natin. Ayan. Dapat po, equally divided po siya, ha. Ayan. Ayan, kita nyo naman. So, for sure, kung ibebenta nyo to, siguradong hahanap-hanapin ito ng mga customer ninyo. Ayan.
So, ayan mga ka-cravings. So, nakagawa po tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pieces ng ating caramel bar sa ganitong size ng ating pan. Ayan, oh. Ayan, kita nyo naman po. Ayan, napaka-chewy niya, oh. Ayan. So, ganito po yung itsura ng ating caramel bar. Ayan, napaka-fudgy po niya. Ayan. So, ayan. So, dapat po, sundan nyo ng step by step ang ating ginawa kanina para po makuha nyo ng tama ito. Kasi, once na na-overbake po ito, hindi po siya magiging fudgy. Magiging matigas po ang ating caramel bar. Ngayon, kung ibibenta nyo po siya, so, ang tips ko lang po sa inyo, lagyan po natin siya ng ating cupcake liner. Ayan. So, ilalagay ko po siya sa ating cupcake liner. Ayan, para presentable. Make sure na malinis po yung kamay natin, no? So, yung sa akin, ilagay ko lang para mapakita ko po sa inyo. Ayan. So, ilagay lang po natin sa ating cupcake liner and then ilalagay po natin ito sa ating clamshell na C301 po yung size niya. Ayan. So, ang mailalagay po natin dito is 6 na piraso. Ayan. So, pwede nyo po itong ibenta 90 to 100 pesos. Ayan. Dahil cashew nuts po siya, so, pwede na po yung 100 pesos para dito sa ating recipe ng caramel bars na napakasarap at napakalinamnam. So, ngayon mga ka-cravings, lalagyan na po natin ito lahat. Ayan. So, ayan mga ka-cravings, nailagay na po natin ang ating mga caramel bar sa ating clamshell. Nailagay po natin dyan is 6 na piraso. Kung gusto niya na po mag-start ng ating negosyo or maliit na negosyo, pwede po ito. Start na po natin. Ayan, sa nag-request nito, ito na po ang request nyo na siguradong magustuhan ninyo kasi sobrang sarap talaga niya at napaka-pudgy po ng ating caramel bars na ginawa. So mga ka-cravings, kung nagustuhan nyo pang ating recipe for today, don't forget to like, share, subscribe, at syempre, click nyo na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating recipe and videos na gagawin. So mga ka-cravings, salamat po sa inyong panonood. God bless you all. Stay healthy. Paalam!